Pinay na kasambahay, pinagpanggap na fiancé ng isang alpha prince kapalit ng 8 milyon. Pero hindi niya inaasahan ang pagbabalik ng babaeng unang minahal ng prinsipe. Ipaglalaban pa nga ba niya? O susukuan na lamang? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ikalawang linggo ko na ng trabaho dito sa Istanbul. At sa totoo lang, masaya naman magtrabaho dito. Tahimik ang buhay. Wala masyadong chismis at higit sa lahat. Focus ang mga tao sa pagtatrabaho lang. Siguro ay dahil na rin sa uri ng trabaho na meron kami. Dito, mga nasa mahigit na 200 empleyado kami dahil sa laki din ang nililinisan at aasikasuhin namin sa loob ng palasyo. Oo, tama. Nagtatrabaho ako sa palasyo at umiikot ang iba't ibang trabaho sa amin. Sa loob ng 2 linggo na pamamalagi ko dito ay nakapaglinis na ako ng 2 kwarto at nakapagtabas na din ang mga ligaw na halaman sa hardin. Mukhang matagal-tagal pa nga para makakita ako ng kwarto ng isang dugong bughaw. Ngunit, bali-balita ko, ayon sa mga marites na nakakasama namin dito sa maid quarters, magaganda at gwapo daw ang first family. At may kasama pang kilig ang mga babaeng di naman binayayaan ng mga dede kung makapagkwento. Ano pa nga ba ang aasahan natin sa mga prinsipe at prinsesa? Mayaman sila. Maganda ang buhay. Lahat ng bagay napakadali na makuha para sa kanila. Ano pa kaya ang pagiging gwapo at mabango? Oy, di lahat ng prinsipe mabango, no? Pagbibida ng isa sa mga kasamahan namin. Meron silang madalas na bisita dito at family friend nila, madam. Naku, nasa kusina ka palang amoy bayabas na. Alam yung kulub na amoy. At nagtawanan ng lahat. Kaya pala, masakit lagi ang ulo mo pagkatapos mo sa kanila. Pagdagdag pa ng isa. Naku, mag-iingat kayo dun mga manyak patay. Pero huwag kayong mag-alala kapag nadisino kayo dun. Libre ko ng para sa tamol dito at madami akong baon galing Pilipinas. At sabay-sabay kami na naghagik-hikan. Limitado lang kaming mga Pilipino dito, pero ang kagandahan, magkakakilala kami kasi iisa lang ang recruiter namin pare-pareho. Sa katunayan, magkababata kaming lahat at dahil sa tulong na Rex na best friend ko, isa-isa niya kaming ipadala dito sa Istanbul para magsilbi sa first family. Sa ilang araw na pamamalagi ko dito sa palasyo, nasanay na ako sa mga pang-araw-araw kong nakikita at nakagawian. Maliban sa mga araw-araw na trabaho, araw-araw din akong nakakasilay na kung paano mabaliw ang mga kababaihan na katulong sa pagbabasa ng daily saba at ang kung ano-ano pansyaryo na pinapadala sa palasyo tuwing umaga. Buo na daw kasi ang mga araw nila sa tuwing nakakita ang balita tungkol sa mga prinsipe. Kahit hindi pa nila ito nakakita at nakikilala ng personal. Sa laki ng palasyo, suntok sa buwan ang makadaupang palad namin ang mga dugong bughaw. Basta ako, hindi na ako para makigulo pa sa kanila. Sapat na sa akin na madalas yung tingnan ng portrait painting na nakadisplay sa gitna ng palasyo at daanan ng mga tao. Sa kahabaan ng hallway na yon, lahat na nakapainting na yon ay talaga namang kaaya-ayang tingnan at pakatitigan. Kay gandang tingnan ang magagaran nitong kasuotan at ang mga ngiting alam mong hindi pang ordinaryong tao. Ngiti ang pangpalasyo, ika nga. Ngunit sa dinami-dami ng mga paintings doon, meron akong 2 painting na magkatabi na talagang kinagigiliwan ko at pampawiin ng pagod sa araw-araw. Ginawa ko na atang hobby yung bago ako magtrabaho at pagkatapos ay dinadaanan ko sila at ginugood morningan at nage-hello. Uminsan naman ay nag-I love you at good night sa by flying kiss. Sino ba tong mga taong to? At yung naghulog ng kagwapuhan eh. Sinalo nilang lahat. Isang umaga, lahat ay maagang nagising dahil may mga bali-balitang may isang event sa palasyo. Habang naghahandaan lahat,
Napansin kong parang pinagsakloban ng langit at lupa ang tagapagsilbi ng mga babae sa quarters. Ang iba ay naluluha pa nga. At dahil nga Inglesero at Inglesera ang mga kasamahan namin, di ko na sila tinanong na diretso at tumuloy ako sa best friend kong si Rex. Max, Rex, gwapong-gwapo sa suot na uniform mo ha. Parang totoo. Biro ko lang. Abnormal. Anong atin? Ba't nag-iiyakan yung ibang lahi doon? Broken-hearted. Sabay ngiti nito. Lahat sila? Panlalaki ng mga mata ko. Araw ba naman ang mga pusong sawi ngayon? Ba't hindi ako informed? Kahit kailan, loka-loka ka. At kahit kailan, wala ka talagang alam sa nangyayari sa paligid mo. Yung isang prinsipe, ipapakilala ng fiancé niya in public mamayang hapon. Pero kagabi pa raw nandito yung babae. Maganda? Tsaka? So pangit. Pagputol ko kay Rex, ibig ko sabihin, tsaka na natin pag-uusapan. At sabay tawa nito at nilabas nito ang mapuputi nitong mga ngipin. At dahil nabitin ako sa chismis na handog niya sa isang chismosang katulad ko, napaisbid na lang ako sa pagkakainis sa kanya at tuluyan na itong lumakad ng palayo sa akin. Huwag kang babalik dito nang di mo alam ang sagot sa tanong ko ha. Habol ko pa sa kanya at lumingon nito at nag-iiling-iling sa akin. Wala akong kaibig ang hindi chismoso, tandaan mo yan. Habol ko. Kilala ko ng mga kaibigan ko bilang masayahin. Isip bata at kalog kaya naman, alam kong sanay na sila sa akin. May mga pagkakataon nga na nakaramdam ako ng lungkot. Dala nang kahit magkakasama kami sa isang trabaho, bihira naman kami makapag-usap ng matagal gaya ng dati. Sa laki ba naman ng palasyo, lilinisan namin araw-araw. Kaya, kesa ipaghuntahan ng matagal, malamang ay itulog na lamang namin. Na-curious ako sa mga damdamin ng mga kasamahan ko. Ba't ganun na lang ang pagkahumaling nila sa prinsipe na iyon? Hindi na dapat sila nasasaktan. Prinsipe yon at syempre, prinsesa ang hanap niya. Ikatuwa na lang nila na masaya ang prinsipeng kinagigiliwan nila. Muli ay dumaan ako sa painting na nasa hallway at tumindig na naman sa kanilang dalawa. Hey, mga pogi! Titig na titig kayo sa akin, ha? Maganda ba ako today? Habang nag-iikot-ikot ako sa harap ng dalawang painting. Ako lang ata ang masaya ngayong araw na to kasi lahat sila sawi sa pag-ibig kasi na-inlove sa prinsipeng hindi naman sila kilala. Di nila ako tularan, kayo lang ang crush ko. I love you. At kilig pa ako nag-flying kiss sa kanilang dalawa. Do you love him? At napahinto ako na parabang binuhusan ng malamig na tubig at hindi ako makagalaw. Who do you like most? The one in red or blue coat? Hindi ko agad masagot ang tanong niya. Para bang may kung ano nakabara sa aking lalamunan. Kakaya, naisip ko. Ba't kasi ito nadaan dito? Pagmamaktol ko sa sarili. And your answer? Malambing nitong pagtatanong. The one blue coat? Natila nawala ata ang sigla ng boses ko. Kaninang kausap ko ang nasa portrait. Gustong-gusto kong lingunin ang may-ari ng boses ngunit hindi ko magawa. Masyadong konserbatibo ang mga tao sa Istanbul. At ang pakikipag-usap sa mga lalaki ay hindi gawaing normal ng mga babae. Kaya naman nanatili ako nakatalikod sa nagmamay-ari ng boses na iyon. Oh, good choice! At lumakad ito palapit sa kanya. Matangkad ang lalaki na nakatuksido. Mabango at hindi gaanong kabutihan ang balat. Hindi ko siya diretsong matingnan pero nararamdaman ko at nakikita ko ang kanyang anyo sa gilid ng aking mga mata. I always see you here and I believe that you like Prince Demir so much. Don't you? Bigla ko namula. Hindi ko naman need sagutin yun, di ba? Naisip ko. Bahala na siya mag-isip. Kalalaking tao, daming questions. Mauubusan ako ng bala sa Ingles.
I think I need to go, sir. Bye. At nagbaw na ako sa harap niya at biglang tumalikod palayo sa kanya. Nang biglang hinawakan ako nito sa kamay na ikinalaki ng mga mata ko. It's rude to go away without my permission, lady. I am Prince Demir. Ano daw? Pakiulit? Anong pangalan niya? Para ata ako nabibingi. Look at me, miss. Diyos ko day, lingon daw. Bruha ka. Huwag kang hihimatayin. At unti-unti ako nag-turn around. Dahan-dahan yung medyo matagal para mainip na siya at lubayan niya ako. Sir, Prince, sorry. Wala na ata akong masabi pa. Gusto ko na maging bula ng mga oras na ito. I want to see your face. Ang demanding ng prinsipe na to. Sarap mong kurutin. Madami pa akong lilinisin. Tantanan mo na nga ako, please. Gustuhin ko man iangat ang mukha ko eh. Parang robot akong nawala ng battery. Pasipikado. Not moving. Ganon. Kaya naman, hinawakan na ng prinsipe ang aking mukha. At tumigil siya nang magtama na ang aming mga paningin. Never ako nagka-crush kung kani-kanino at pumuri ng kung sino-sino. Pero sa mga oras na ito, lahat ata ng santo gusto kong pasalamatan. Oh Lord, thank you. What? At ngumiti na lang ako sa aking isip nang maisip na siguro wala akong matinong sasabihin sa kanya. Yung mga ngiti niya ay ang sweet. Yung mga ngipin, mukhang walang naipong tartar. Yung mga mata, mapupungay. Yung mga pilik mata, ang kapal at ang haba. Ang dimpos ay ang lalim at ang kapal ng mga kilay. Ang linis tingnan at ang puso ko. Oh, ang puso ko. Madidislocate na yata. What's your name? Hiya, sir. Okay, I'll see you around. At hinawakan pa nito ang pisngi ko. Sinundan ko siya ng tingin habang naglalakad papunta kung saan. Nang nawala na ang anino nito, ay pinagsasampal ko ang sarili ko. Dali-dali ako nagpunta sa kwarto na naka-assign sa akin at doon ay nagtitili ako at nagtatalon. Totoo nga ang chismis, ang pupugi nga talaga ng mga prinsipe. Tinapos ko ang paglilinis ng kwarto at kinuha ang lahat na marurumi para ilagay sa laundry room. Hanggang sa pagkakataong ito ay naaamoy ko pa din ang pabango ng prinsipe. Malakas ang appeal nito at mas gwapo ito sa personal. Mukhang magiliw din ang napakaamong mukha. Muli ay inamoy-amoy ko ang braso na hinawakan niya sa akin kanina kung saan dumikit ang kanyang pabango. Naisip ko, kamay pa lang yun. Paano kaya kung naakap ako na to? Naku, patawarin. Pero kung maulit, I bet. Kinikilig kong nasabi sa sarili. Lumabas ako sa kwarto na may ngiti sa aking mga labi. Feeling ko, pang 2 days na ngitian ko na ito na may kasamang kilig. Walang babasag ng trip ko. Masaya ako ngayon habang ang iba ay umiiyak sa mga broken-hearted nilang mga puso. Nagkakanta pa nga ako ng mahina paglabas ng kwarto. At nakita kong marami sa mga kasamahan ko ang mga busy na busy at aligagang nagpapabalik-balik. Paroon at parito, nakita ko rin si Rex na nakasimangot at mukhang mainit ang ulo na dumaan sa harap ko. Anong nangyayari? Pag-uusisa ko. Ang prinsipe. Sabay pag-abot nito ng dyaryo sa kamay ko at dali-dali akong iniwanan nito. Nawala sa loob kong binulatlat ang dyaryo at sa oras na yun ay para akong mawawala ng ulirat sa nabasa ko. Ano to? At tila namuo ang mga luha ko sa aking mga mata hanggang sa tumulo ito nang hindi ko namamalayan. Tuloy-tuloy ba na parang ayaw nang huminto? Oh, Hiya. Okay ka lang? Tanong ni Rex. Sinubukan kong bumalik sa aking ulirat. At hindi lang iyan ang balita. May mas nakakaloka pa na chismis. Nawawala lang naman daw ang fiancé na pakakasalan ng prinsipe.
Doon ay kinilabutan ako. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata isa. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung ano sa tingin niyo ang mangyayari sa buhay ni Hia sa palasyo. Ano kayang nagbabadyang pagbabago ang meron sa buhay niya ngayong nakilala niya na si Prince Dimir? Paano kaya mapabago ang takbo ng buhay niya ngayong nawawala ang fiancé na pakakasalan ng prinsipe? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Please pretend to be my fiancé. I will pay you 8 million pesos. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata na tunghayan natin kung paano nagkakilala si Prince Dimir at ang pinay na katulong ni si Hia. Sa susunod na kabanata, pakaabangan natin kung paano nga ba aalokin ni Prince Dimir na maging fiancé si Hia. Chapter 2. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng mga tubig na namumuos sa mga mata ko. Pwede pala yun, no? Yung nakakasakit ka nang di mo alam at kung nasasaktan ka kahit na anong gawin mong pag-iwas. Kuya, nung iniiyak-iyak mo dyan, Hia. Diba, sabi mo kani-kanina lang eh, prinsipe yan, natural na maghanap ng prinsesa. So ba't parang lumuluha ka? Huwag ka na magkasabay sa pag-iyak nila. Wala tayong K. Wala tayong K masaktan. After ilang oras, nagiging okay ka na rin. Pagkalma ko sa sarili ko. Lutang akong bumalik sa maid quarters at ang lahat ay tahimik. Nawala ang ingay ng mga ito. Tuwing tanghalian gaya ng dati, na alos lahat ay tila din ang uubusan ng energy sa kakatrabaho. Naiwan akong nagmumukmok na tulala sa mesa habang hawak-hawak ang lamukos na dyaryo na inabot sa akin ni Rex. Sa kadapasok ng mga kasamahan ko ay walang imika na tila tinatakpan na lamang nila ako na parabang nagkaintindihan na lang kami pare-pareho. Lalapit, titingin sa dyaryo, sabay iling habang tinatapik ang aking balikat. Mukha nga nagkakaintindihan na kami pare-pareho. At di man namin sabihin, pero hindi kami natutuwa sa kung anong laman ng balita sa dyaryo. Itong araw na ito ang ipapakilala na magiging prinsesa ng palasyo. Chismis lang siguro na nawala iyon. Para lalong mas maging matunog kung makikita nga ba ng madla o hindi. It's okay. He's prince. And he need the princess and not us. Banat pa ng isa kong kasamahan sa quarters. Lumakas ang aking hikbi na tila patungo na sa atungal. Hindi dahil masakit, kundi dahil gusto mo sanang manakit ng mga taong nakikialam sa mga drama mo sa buhay, pero hindi mo magawa kasi alam mo namang pag nanakit ka, ikaw ang talo at nasaktan ka pa. You can go. Mahina kong sabi sa kanya habang nahikbi. Rest in peace in your bedroom after eating, please. Muli ay binuklat ko ang dyaryong kanina pa na nasa kamay ko at tinitigan ang nasa larawan. Wala sa pahina ang mukha ng prinsesa, pero gwapong-gwapo pa din ang Prince Dimir ng palasyo. Pero aaminin ko, mas gwapo pa din siya sa personal. Siguro, hinding-hindi ko na makakalimutan ang ningning ng kanyang mga mata nitong umaga. Yung ngiting parang anytime na makikita mo ay biglang makakaalis ng lahat ng problema na meron ka. Ang gwapo mo. Bagay na bagay sa'yo ang suot mo dito sa tsayo. Ang kintab ng tela, oh. At mukhang mabusisi ang pagkakadesign. Pak! Ang swerte ng prinsesa mo. Paglilibang ko sa sarili ko. Ngunit habang nililibang ko ang sarili, ay tila lalo ata akong naiiyak. Isang kababayan na naman natin ang nasawi sa pag-ibig. Mag-aalauna na at biglang pinatawag ang lahat ng mga naglinis ng left wing ng palasyo. Pumila kami simula sa pinakamatagal na sa trabaho hanggang sa pinakabago. Kulang na lang eh,
mag-arm sideward na rin kami. Ang lahat ay tahimik na pumila. Tumingin ang diretso sa kanya-kanya naming harapan at naghintay ng susunod na instructions. Inisa-isa kaming tinignan ng lahat ng mga palace servant at nilapitan ako at bumulong. "Come with me," ika niya. Dali-dali kaming umakyat ng hagdan at taglakad ng mga 5 minuto. Ilang pintuan na din ang nalagpasan namin hanggang sa huminto kami sa isang pinto. Hindi ako pamilyar sa pintuan na to dahil 2 linggo pa nga lang ako at hindi lahat ng taga Silbia ay nakakarating kung saang parte ng palasyo. Kumatok ito ng 3 beses at pinapasok ako at biglang isinara. "Uy kuya, teka!" pag-aawat ko. Ngunit tuluyan na akong pinagsarhan ng pinto nito. "Pambihira naman yun ang tipid magsalita. Anong gagawin ko dito?" "Maglilinis." At inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto. Mukha namang malinis at mabango ito. Ano pa kayang gagawin ko dito? Pagtataka ko. Naglakad ako ng dahan-dahan sa kwarto at tiningnan ko ang mga magagarang furniture sa loob ng kwarto. Ang lahat ay gawa sa matitibay na kahoy at gaya ng inaasahan, madaming magaganda at mamahalin na nakadisplay dito. Tiningnan ko isa-isa yon at sobra talaga akong namamangha. At tila ba, tukso na naaakit ako sa snow globe na nakahilera dito at hindi ko mapigilang hawakan nito. "Wow, dream come true." Sa movie ko lang nakakita at inaalog-alog nila na parang kunwaring may snow. "Ang ganda!" Bulong ko sa sarili ko. Na para ba akong bata na nakakita na laruan at hinawakan. "It is expensive." "Ay, kabayo!" Sa pagkagulat ko sa boses na lalaking bigla na lang sumulpot sa kung saan. "Be careful, it's heavy." Habang salo-salo nito, ang kamay kong hawak ang snow globe. At para ba akong nananaginip o pinaglalaroan ng tadhana. Ang prinsipe na dahilan ng aking pag-iyak kani-kanina lang ay muli na namang nasa harapan ko. Ngumiti ito sa akin at doon ako ay napayuko nang biglang mahagip ng aking paningin ang kahubda ng prinsipe na siyang nagpalaki sa aking mga mata. Naka-boxer lamang ito. Sa pagkataranta ay hinugot ko ang 2 basahan na lagi nasa pocket namin at ipinantakip ko sa dibdib ng prinsipe habang ako ay pumikit at inalayo ang mukha sa kanya. "Prince Dimir, you're naked." "You mean half naked?" At napahagat labi na lang ako. Naakit akong tingnan ulit ang malalaking dibdib ng prinsipe. Pero alam ko, magkakasala na naman ako. Sus Mariosep. Muli ay sinilip ko siya ng pikit ng isang mga mata at nakita ko nakangiti lang ito. At nang walang katinag-tinag, ikakasal na ito. Ikakasal na ito, Hiya. Ikalma natin ang kaharutan. Masasaktan ka na naman. Paalala ko sa sarili. Tumatawang hinawakan ako ng prinsipe sa balikat at ipinihit patalikod sa kanya. "Wait for me here." At narinig ko nga ang mga pagkilos nito at paglalabas ng mga gamit. "Done?" pagtatanong ko. "Maybe, if you want to see me full naked." "Oo." At umanda na naman ang aking imagination at sabay tawa ko habang nakatalikod sa kanya. "What did you say?" Bungad niya sa likuran ko. Ramdam na ramdam ko ang prinsipe na nasa likod ko lamang. Malapit na malapit. Yung para bang ramdam ko ang hangin inilalabas niya sa hibla ng aking mga buhok. Amoy na amoy ko din ang nagkakaakit na fresh scent ng katawan nito. Yung para bang ang sarap isubsob ang sarili sa dibdib nitong buong buho. Lalaking lalaki. Yung presensya ng prinsipe na parang niminsan sa imahinasyon ko ay hindi sumagi sa isip ko na magkakatotoo. Sa fairy tales ko lang ito nakikita. O napapanood. Pero my goodness, Adonis ata itong kasama ko at hindi katulad sa mga prinsipeng nakasakay lang sa kani-kanilang kabayo at walang kadating-dating na parabang paghihipan ng hangin eh.
Matatangay kasama ang mga kontrabida sa istorya. Modern fairy tale ang dating ni Prince Dimir. Makisig, gwapo, mabango, at saksakan pa ng bait. Unti-unti akong lumingon at harapan kong nakita ang namumulang kutis ng prinsipe. Hindi ko mapigilang umiti. Naka-traditional kaftan black and gold dress ito na panlalaking kasuotan ng mga Muslim. Napakakinis tingnan. At lalo nitong pinatingkad ang lalaking-lalaking datingan nito. At nagkatitigan kami. Medyo may katagalan na para bang sinasabing, "We are meant to be." Isang ngiti lang ang nabigay ko sa kanya. Pero yung ngiting yun, alam kong binigay ko lang sa mga lalaking espesyal sa puso ko. Hanggang ngiti na nga lang ako eh. Eh, ano nga bang sasabihin ko? Hindi ko alam kung bakit ako nandoon sa kwarto niya. And what? Hindi ko siya maintindihan. Hindi ko rin alam ang ikokomento ko. Bakit nga ba ako nandoon? Napakunot na lang ang noo ko habang nakangiti. Ginawa pa akong manghuhulan nitong isang to. Sana sinabi na lang niya kung gusto niya ng audience para panoorin siyang bihisan. Baka mag-volunteer pa akong taga-bihis niya. Ikagagalak ko pa ang ideya kesa ganitong parang naging instant madam awaring ako. Or parang nagbabasa ng Wattpad na abangan ng susunod na kabanata. Clueless. Sobrang clueless. At bigla na nga bumuntong hininga ito. Eto na. Nasa exciting part na tayo. Conclusion ko. Lady, I need you. Natameme ako sa narinig at napatitig na lang sa mukha ng prinsipe. Nawala ang aking pagkakangiti. Nakita ko ang biglang paglungkot ng mukha nito na kani-kanina ay mukha namang masaya. My fiancé is missing. And all people, even the reporters, are waiting for this day. I can't postpone this anymore. Please pretend to be my fiancé. I will pay you 8 million in your peso as your salary. Kinabahan ako at parabang namutla. Hindi ko alam kung paano ba ako magre-react sa offer na poging prinsipe. Pero may choice ba ako na tumanggi? Tatanungin ko pa sana siya kung ano mangyayari kung tatanggihan ko, pero biglang nag-ring at nag-vibrate ang phone na nasa bulsa ko at dali-dali kong sinagot. Anak, nasa emergency ang lola mo. Need na niyang maoperahan. Baka magawan mo ng paraan. Hindi ko na natapos ang sinabi sa kabilang linya. Napatingin ako sa prinsipe na naghihintay sa sagot ko. I will accept the offer. Pagdedesisyon ko. Nakita ko ang pagbabago ng mood ng lalaki. Bigla niya ako nilapitan at hinimas ang aking pisngi. Thank you so much. I owe you. Hindi nagtagal at dinala na ako ni Prince Dimir sa kabilang kwarto. Mas magarbo ito kaysa sa inaasahan. May napakalaking salamin na nakapalibot sa kwarto at ang kama naman ay higit sa dalawang sukat at may napakagandang interior designs na talaga namang pangdugong bughaw. Ultimo ang mga sequence ng kama ay mukhang mamahalin. Nasa kama ang mga susuotin sana ng prinsesa mula ulo hanggang paa kasama ng mga accessories nito. Madaming mga babae na taga-silbi sa loob ng kwarto. Sila siguro ang mga taga-silbi na nakalaan sa prinsesa. Malalaki ang ilaw na parabang ring light at may upuan na mataas na nakaharap sa parabang vanity mirror na pinasosyal sa Pinas. Ang lahat ay nagulat sa pagkakakitang isang katulong din ang kasama ng prinsipe. Ngunit ni isa sa kanila ay walang naglakas loob na magtanong o magbigay ng ekspresyon na hindi rapat sa sitwasyon. Make her more beautiful. At hinarap ako at lumapit pa ng bahagya sa aking mukha. Don't you worry, I got your back. At hindi ko na napigilang mamuuan luha sa aking mga mata. At sa pagkakataong iyon, ay bumakas naman ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit, mas ikinagulat ko ang huli nitong ginawa. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa noo. Sabay sabi ng, "Don't cry anymore." Napakasarap sumandal sa dibdib ni Prince Dimir
Parang ayoko nang umalis dito. Unti-unti ay napayakap na rin ako. Wala pa ako sa langit pero heavy ng feeling. Yung parabang nawawala lahat ng worries mo kapag nasa bisig ka niya. Gusto ko pa sanang tumagal sa pagkakaakap pero bumitaw na siya. I want you to be the most beautiful woman today. Don't fail me. Sabay kindat nito sa akin. Am I not beautiful? Inosenteng pagtatanong ko. Gaya ng dati, bigla ko na-realize kung anong klaseng tanong yan. Of course you are. But I've got a chance to marry someone on my own. It is definitely like you. Hindi ko alam pero feeling ko pumapalakpak ata mga tenga ko dun. Ang sarap pakinggan. Mali! Napakasarap niyang pakinggan. Yung kinang ng mga mata ng prinsipe. Parang gusto kong maniwala sa lahat ng sinasabi niya. Yung sincerity, napaka-realistic. Yung kabuuan niya ay sobrang nakaka-addict. Kung bangungot man ito, isa to sa bangungot na parabang ayoko nang magising. Lumakad na ito papalabas ng pinto habang nakatingin sa akin at hindi na nawala ang mga ngiti sa aking mga labi. Sinimulan na ang pag-aayos sa akin. Hinubaran na ako ng mga taga-silbi at pinaliguan sa hinanda nilang gata sa loob ng bathtub. Nung una ay ayaw ko pa magpapaligo sa kanila, ngunit wala akong magawa at sobrang pilit ng mga servidora. Iniisip ko na lang na, hindi ba marunong maligo ang prinsesa? Bakit naman nung naligo ang prinsipe ay, hindi naman ito nagpahilod sa akin? Hay nako. Natawa ako sa pagiging pilya ng utak ko at napapangiti na lang sila sa akin. Napapaisip din ako sa iniisip nila tungkol sa akin. Akala siguro nila ay baliw ako. Kapag tumatawa ako sa sarili kong joke ay magtitinginan muna sila at tipid ng ngiti ang igaganti nila sa akin. Mga mukhang hindi pinasayang mga magulang nila ito nung mga bata pa sila. Para silang mga pipe, walang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Kapag nagtanong ako, puro tangulang ang sinasagot nila sa akin. Hinilod nila ang lahat-lahat sa akin. At kapag sinabi kong lahat, as in lahat. Nang matapos sa isa-isa nila akong sinuotan ng mga panloob na damit, sa pakiwari ko ay a traditional Muslim dress yung nakikita ko. Madalas kong marinig sa kanila ang chaftan set na tila ang tinutukoy ay ang magarang costume ko today. Mukhang may kabigatan ng damit at maraming mga beads and stones na nakalagay dito na dinagdagan pa ng see-through na tela. Minasahe-masahe pa nila ang aking mukha after babara ng ice pack ang aking mga mugtong mata. Nakita ko ang kompletong set ng makeup at talaga namang kompleto ang mga ito. Hindi basta-basta. Sa totoo lang, napakadami ata nilang nilagay sa pagmumukha ko at may mga puntong napapapikit na lang ako sa antok sa mga pinagagawa nila. Nang matapos ay naramdaman ko na lang na naglalagay na sila ng sandals sa paa ko at ipinakita sa akin ang final look ko sa salamin. Ilang beses kong kinurot-kurot ang sarili ko at baka sakaling nananaginip lang ako. Malayong-malayo na ang itsura ko sa kaninang simpleng katulong lang ang attire. Sobrang laki ng transformation. Pinatayo nila ako at inatid bababa ng hagdan kung nasaan ang mga reporters at mga panauhin na nag-aabang. Masyadong maliwanag kaya hindi ko makita kung sino-sino ang mga nasa paligid. Kanya-kanyang click ng kani-kanilang mga kamera. Nasa huling baitang na ako nang may umalalay sa akin. Si Prince Dimir. Lumabas kami papuntang garden at doon ay nakita ko ng kabuuan ang paghahanda ng palasyo. Umupo kami sa long table kung saan naroon ang first family. First time kong nakita ang hari at reyna. Ngumiti ako ngunit hindi nila ako pinansin. Alam kaya nilang proxy lang ako? Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Bago kong trabaho. Naisip ko, nang biglang may kumalabit sa akin at nagpaabot ng maliit na papel at sabay bulong na
From the Queen. Dahan-dahan kong binuksan ang note at bigla akong pinagpawisan sa nabasa ko. Ang nakasulat ay, "Who are you?" At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata dalawa. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung ano sa tingin nyo ang kahahantungan ng pagpapanggap ni Hia bilang fiancé. Ano kaya ang gagawin ng ina ng prince ngayong napansin siyang hindi ang tunay at orihinal na fiancé? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Run! Chase her! She's a fake princess! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, natunghayan natin kung paano inalok si Hia na maging fiancé ng prinsipe. Sa susunod na kabanata, pakaabangan natin ngayong napansin ng Reyna na hindi siya ang tunay na fiancé. Chapter 3, Ang Pagtakas. Who are you? Tumindig ang balahibo ko sa nabasa ko. Lah, proxy na nga lang yung mabubuko pa. Malas naman. Binilin pa naman sa akin ng prinsipe na wag na wag daw ako makipag-usap kahit kanino. E paano ko iiwasan ang nanay niya? Sinulyapan ko ang Reyna at, Diyos mio, nakakasunog ng kaluluwa ang tinginan niya. Parang gusto ko na magsimulang magrosaryo. Parang nanlilisik ang mga mata nito. Parang mga ngain ng tao. Lalo't pag nalaman niya ang isa lang ako sa mga katulong ng palasyo na binayaran ng 8 milyon para dito. Iniiwas ko ang mga mata ko sa kanya. Don't leave me. Sabay kapit ko sa braso ng prinsipe. Naakbang tatayo at paparoon ako sa kung saan. I'm scared. Dugtong ko. But I want to pee. Then I'll go with you. At kumunot ang noon nito. To the restroom? Pagtataka niya. You can't. At hinawakan niya ang mga kamay ko at tinitigan. Look, it's not good to see a princess with a prince near the restroom. We are too conservative for that. At sinasadyang napanguso ako sa sinabi niya. Conservative naman din ako. Pero big deal ba ang pagpunta ng restroom? Eh, sa Pinas nga, magkatapat lang ang CR ng babae at lalaki. No malis pa nga. Pero conservative pa rin kami. Napabuntong hininga na lang ako. Sa isip ko, ayoko talagang maiwan mag-isa at nakakatakot ang nanay niya. Baka Ingles-Inglesin ako at mautal-utal pa ako sa pagsasalita. Hinawakan ng prinsipe ang buhok at mukha ko. Baby, I'll come back soon. Don't you worry. At hinagkan niya ang kamay kong kani-kanina pa niya pinipisil-pisil habang nakatitig sa akin. Ang sarap naman. Instant jowa. Prince pa nga. Oh God. At doon na hindi ko na mapigilang umiti. Feeling ko sa salitang yun, naligtas na ako laban sa mga masasamang elemento at napanuling mata ng nanay niya. Hindi yata ako best actress. Kahit na anong kapalpalan ng makeup ko para magkaroon ng total makeup transformation ng fiancé niya. Sa totoo lang, hindi naman ako kapangitan. Pero grabing kapal ang pinaglalagay sa mukha ko na akala mo'y pintura. Yung mga mata kong mabibilog ay lalo pang napabilog dahil sa eyeliner at mahahabang pilik mata. Hindi ko maikakaila dahil sa galing ng makeup artist kanina, naging kamukha ko na nga ang kasama ko sa wallpaper ng phone ng prinsipe. Nasilayan ko ang larawan nilang magkasama at parehong nakangiti. Napakasopistikada na mukha ng babaeng nasa larawan. Maganda nga siya. Pinakita sa akin ng prinsipe ang kanyang phone na nakita niyang doon nakapukaw ang atensyon ko. Sa pagkakataon na yun, pakiramdam ko ay nananalamin din ako. Magkamukha-magkamukha nga kami ng nasa larawan.
Lahat naman na hindi nagduda sa kung ano ako. Maliban na lang sa ina ng prinsipe na masyado atang magaling at ipupornada pang pampa-opera ng lola ko. Galing mo umarte, Hiya. Kaya mo to. Ngunit di ko maiwasan na magtaka. May kulang pa ba sa chest out and stomach in ko at atong pagnguya ng dahan-dahan ng oras ng kainan? Halos wala nang lasa ang karne bago ko ito lunukin. Para lang masabayan ko ang kadasubo, nguya at lunok ng mga tao dun. Grabe sila sa pagkain dito. Pangmatagalan ang pagkain nila. Hindi gaya sa atin na kapag nagtagal ka sa pagkainan, may patpat ng mga kasunod o pagbabantang. Ang mahuling kumain ay siyang maghuhugas ng pinggan. Masasarap naman ang pagkain, ngunit para silang mga walang gana sa pagkain. Mula sa paghiwa hanggang sa pagsubo, ibang-iba sila. Hindi ko alam kung anong klaseng evento, pero wala naman akong ibang ginawa kundi ang ngumiti. At puro picture lang naman ang ginawa nila. Smile. Say cheese. One more time. Ang sakit na. Ang sakit-sakit na ng pangako talaga. At hindi sila napapagod ng kakangiti. Sanay na sanay ako sa malakasang sigawan at halakhakan sa mga event o handaan. Pero dito, mga pipi ang bida. Hindi talaga uso ang maiingay dito. Napaisip tuloy ako kung na-apply pala ang pagiging prinsesa o reyna. Out kagad si nanay. Natawa ko sa isiping iyon. Kamusta na kaya sila ngayon sa Pilipinas? Pagtatanong ko sa sarili. Speaking of mga ina, ito na ang reynang nakatitig na naman sa akin habang may kausap na iba. Gayon din ang hari. Ipinapanalangin kong sana hindi na ito mawalan ng kausap pa. Ngunit para bang nananadya na unti-unting naubos na ang mga tao at unti-unti nang nagiging free ang mahal na reyna. Bakit hindi pa rin bumabalik ang prinsipe? Tanong ko sa sarili. Bumalik ka na, bilisan mo. Bulong ko sa sarili. Kalmahan mo lang, Hiya. Huwag kang pahalata. Konting tiis na lang. Napabuntong hininga ako, kasabay ng malalakas na kabog ng dibdib ko. Bumalik ako sa katinuan ng biglang nagpalakpakan ng mga tao sa paligid matapos ang mga nagsasayawan na grupo ng mga kababaihan. At sumabay na rin ako sa pagpapalakpak at sa di malamang dahilan ay napasigaw pa nga ako ng magaling, magaling, woo! At yun na nga, mukhang narinig naman nilang katangahan ko at lahat ay natulala. Katahimikan. Napatayo ako ng dahan-dahan at pilit na pilit ang ngiti. At naglakad paakyat ng hagdan pabalik sa loob ng palasyo. Slow motion ang lahat. Pati ang mga utak ng mga tao ay parabang nag-buffer. Nang parabang nanumbalik ang lahat sa pangyayari ay may biglang sumigaw na, "Go after her!" At yun na nga ang sign na dapat ay takasan ko na sila. Sa kamalasan, nabali pa ang isang takong ng sapatos ko. Kaya naman tuluyan ko ng pinaghuhubad ang mga ito at pinagbabato ito sa kanila. Tumakbo ako ng tumakbo na para bang bata. Wala na akong pakialam kung ilang vase na ang nabasag ko at ibinato ko sa kanila. Kailangan na kailangan kong tumakas sa kahit anong paraan pa. Nang may isang bisig na humablot sa akin, papuntang likod ng napakalaking kurtina ng palasyo at nilukuban ng aking bibig. Si Prince Dimir. Sinenyasan pa niya ako ng pagtahimik. Madilim sa likod ng makapal na kurtina at napakainit pa. Halos nagkakapalitan na kami ng hininga ng prinsipe. Sa posisyon namin, at kitang-kita ko sa konting liwanag ang pawis na dumadaloy sa pisngi nito. Unti-unting inunbutton niya ang suot-suot nitong shirt na puti at bumukas ang damit nito at lumitaw ang kanyang dibdib. Pumunit naman ako ng konting tela at pinunasan ang mukha nito pababa sa leeg hanggang sa dibdib. Delikado na ata ang buhay ko.
Pero lumalandi pa rin ako. Ang laki-laki ng dibdib ng prinsipe. Panang Uratex ang texture. Ang sarap higaan. Mukhang natuwa naman ang prinsipe. At ngumiti ito. Thank you. Bulong na to. Ang totoo, hindi ko na naaalala ang mga naghahabol sa akin sa labas. Para bang nabibingi na ako sa mga sigawan at galawan sa labas ng kurtina na yon. Basta ang alam ko lang, kasama ko na naman siya. At sa pakiwari ko, ligtas na ligtas ako. At hindi ko din malaman kung saan hudas ako kumuha ng lakas ng loob. Pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pasubok ng Uratex sa isip ko. At yun na nga. Humilig muna ako sa mamasal-masal niyang dibdib. At automatiko naman na sinakop niya ako ng kanyang mga bisig. Niyakap ako ng prinsipe. Okay na ako dito forever sa likod ng kurtina. Sobrang okay. Hiya. Pabulong na to. At muli ay tumingin ako sa prinsipe. Nagkatitigan kami at kitang-kita ko ang mapangakit ng mga mata ng prinsipe. Parang inaakit niya akong halikan ko siya. Ganun? Hinawakan ng prinsipe ang mukha ko at unti-unting inilapit ang labi niya sa akin. Palapit ng palapit at palapit ng palapit. Ayan na, ikikis na ako ng prinsipe. Agoy, 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 agoy. Pwede na ata akong pahuli sa mga gwardiya sibil sa labas after nitong plus 8 million. Aray, aray. Nang may sapatos na umapak sa daliri ng paa ko sa labas ng kurtina. I saw the fake princess run to that direction. Sigaw ni Rex habang tinuro ang direksyon na tinukoy nito. At dali-dali naman na nagtakbuhan pa ang iba. Lahat sila ay para bang mga alerto sa nangyayari. Yung luya mo sa paa, kitang-kita ko. Patagong bulong ni Rex. Ano na naman to, hiya? Huwag kang maingay, tulungan mo na lang ako. Kasama mo si Prince Dimir. Paninigurado nito. Oo, huwag mong samyu-samyuin, kilala kita. Magtira ka. Kago. Mamamatay na ako dito. Mas sophisticated na ako dito. Suffocate, tanga. Bulong pa nito. Basta yun na yun. Ii-escort ka pa kasi sa prinsipe pa. Usal na to. Pakinig kang mabuti. Huwag kang iengot-engot ha. Papasok ako sa security system ng palasyo. Pag okay na, babalik ako dito at tumakas ka na. Bumalik ka na sa lungga mo. Hubarin mo ang damit na yan at itapon. Magbura ka kagad ng makeup. Hindi ka naman nila makikilala. Maganda ka ngayon. At sabay alis nito sa harap ng kurtina. What did he say? My friend told me. Paano ko ba itatranslate lahat yun? Pag-iisipan ko. My friend told me to stay here and enjoy the moment. What? Shh! Naubusan ako ng English sa'yo. Malalagot ako sa nanay mo pag nahuli ako. Ang dami mo namang questions. Tila kalahating oras na kami naghihintay at tagaktak na ang pawis namin. Tapos tuyot na ang lalamunan ko. Pagod na din akong tumingkayad para hindi makita ang luya na pa ako. You should take it off. Tinutukoy niya ang dress ko. Uy, may pagnanasa. Huwag dito. Kumunot ang noon nito. I will bury that. Pag-i-explain niya. Ang daming reasons. Sige na nga. Marahan kong hinubad ang kaninang suot ko at inabot ito sa kanya nang matapos. Dahan-dahan, natila bang hindi mahahalata na may dalawang tao nagsisiksikan sa likod ng kurtina. Nadagdagan pa ang oras ng paghintay namin at napansin na ng prinsipe ang pagkakahapo ko sa kakatingkayad. Kaya naman hinawakan nito ang kaliwang hita ko at iniangat sa hita niya habang sinapon nito ang likuran ko. Napatili ako ng bahagya sa inakto ng prinsipe. Kasabay ng pagkagulat ko ay pagkawala ng ilaw sa palasyo.
Hinila ko ng prinsipe at tumakbo kaming magkahawak kamay. Dali-dali kaming pumasok sa isang kwarto na punong-puno ng mga libro at kumuha siya ng isang kandila na naruroon at silindihan. Tinulak niya ang isang bookshelf at pumasok sa secret room. Doon ay nakita ko ang isang hagdan na paikot patungo sa baba. Huminto ito sa paglalakad. Listen to me. At humarap ito sa akin. There is a way down there. We will use that to go to the garden at the back. You go left to go back to your quarters and I will go right to bury your dress, okay? Tumangulang ako sa lahat ng ibinili niya kahit na may kirot ng nararamdaman dahil alam kong ito na ang huling parte ng pinakamaganda kong panaginip. Dali-dali kami bumaba at binuksan ng pinto. Bumungad sa amin ang maliwanag na buwan sa kalangitan at nagkatitigan kami nang makita ang liwanag na yon at nagkangitian. Kung nahuli ako kanina, hindi sapat ang 8 milyon kung ulo ko naman ang kapalit. At ang ngiti ay napalitan ng tawanan. Yung para bang mga batang hamog o yung bakal boy sa Pilipinas na tinatakbuhan ng mga pulis at magtatawanan kapag hindi ito nahuli. Huminto na lamang kami nang maalala namin na hanggang doon na lang pala ang lahat at napalitan ng pagtawa ng pilit ng mga ngiti. Thank you for saving me. Panimula ng prinsipe. Thank you for additional 8 million pesos. Pagkamot ko sa ulo. I will put it in your bank tomorrow. For now, I need to dig some soil. Habang pinapakita nito ang damit niyang hinubad kani-kanina lang. I'll go now. Sabay pagsanyas ko papuntang left side. I'll go now. Muling pagpapaalam ko. Ano ba hiya? Nagpapaawat ka ba? Pagtatanong ko sa sarili. At tumalikod na ako nang bigla akong niyakap ng prinsipe mula sa aking likuran na ikinagulat ko. Hiya, promise me to take care of yourself. Run now and save yourself. Pagkatapos ng sinabi niya, ay dali-dali na ako naglakad palayo sa kanya. Hindi ko na siya muling nilingon. Pero ang mga luha ko'y patuloy na umaagos. Nakarating ako sa maid's quarters at sarado na ang kanya-kanyang mga pinto. Marahil ay tulog na ang iba at naka-duty pa. Naglinis ako ng katawan at inalis ang makapal na makeup. Nilinis ko ng maigi ang aking mga sugat-sugat na paa sa likod ng quarters. Hindi na ako prinsesa. Wala na ang bakas nito sa akin. Pinunasan ko na ang sarili para matuyo nang marinig ko ang kaluskos sa paligid. Napahinto ako. Who's that? Pagtatanong ko na may malakas na boses at patuloy kong naririnig ang kaluskos. May nakasunod pa sa akin? Ramdam na ramdam ko. Kanina pa may nakamasid sa mga galaw ko. Ito na nga ba ang katapusan ko? Sunod-sunod kong tanong sa sarili. Lumingon ako. Unti-unti kung saan ang gagaling ang kaluskos. Dahan-dahan kong iniangat ang aking mukha. At doon, tumagaktak ang pawis ko. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata 3. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung sino sa tingin nyo ang naging dahilan ng mga kaluskos na yon. Ano kaya magiging epekto nito sa buhay ni Hiya? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. At napasubsubo ko sa kanya, ilong sa ilong, labi sa labi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, natunghayan natin kung paano natakasan ni Hiya ang mga gwardiya ng palasyo dahil siya'y nakilalang fake princess. Sa susunod na kabanata, matutunghayan natin kung paano nga ba unti-unting mapapalapit ang prinsipe sa ating bida.
Chapter 4. Unti-unti kong inangat ang aking mukha. Kabado. Dumadagundong ang tibok na puso ko. 8 million pesos tapos kulong? Oust. Award. Saklap ng istoryang OFW to pag nagkataon. Naredy ko ng sarili ko sa muling pagtakbo. Tumigas ang mga kalamnan ko sa binte. Kahit alam kong hapong-hapo na ako. Ready na ako. Isa, dalawa, tatlo. At napatakbo ako bigla. Napatakbo ako at tumalong bigla kay Rex. Rex, sigaw ko. Grabing saya ng puso ko nung makita ko siya. Ang galing mo. Habang pinaghahalikan ko siya sa pisngi, ulo at noo. Gulong-gulo na ang buhok nito na lalo ko pang ginulo. Tawang-tawa naman ito sa akin at biglang sumeryoso ang mukha na siyang ikinatigil ko. Seryoso? Ano nangyari? At ibinaba ako nito at hinila sa liblib pang lugar. Mahabang istorya. Ipapaliwanag ko na sana sa kanya ang lahat. What are you two doing here? Malalim at pagalit na pagtatanong ng mga tagapantay ng palasyo na nasa harapan na namin. Nakatingin kaming dalawa na parabang may bara. Kung ano man sa lalamunan ko sa oras na iyon, yumakap sa akin si Rex ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. I am sorry, bungad niya. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari. Ba't nagsusorry ang best friend ko sa akin? Tumulo ang aking mga luha at sumenyas ako ng pagtutol. Huwag mong gawin sa akin to, Rex. Magkaibigan tayo. Sa isip ko, tumingin ako sa mga tagabantay at mas natakot ako sa mga itsura nito. Ito na nga bang huhuli sa akin? Oo, ang papangit nila at nakakatakot. Muli ko ibinalik ang tingin kay Rex. Pinipilit kong pakiusapan siya sa mga pagtitig ko. Sana lamang ay naiintindihan niya ito. I'm sorry. Ulit nito na walang kagatol-gatol. Napalunok muna ito bago nagsalita muli ng mas kumpiyansa sa kanyang sinasabi. But I think, katahimikan, I have to tell them our secret relationship. Our relationship? Pagkagulat ko. At siya namang pagtapak nito sa paa ko. At sabay ng pagtapak niya ay ang paghalakak ko ng napakalakas. Hindi ko magawang umaray kahit napakasakit ng pagtapak ng higanting ito. Yes, yes, we are in love. Oh yes. At nakita kong nagkatinginan ng mga ito at nagsipagtawanan nang matapos ang marinig ng sinabi ko. Lumapit ito sa amin at kinamayan ng lalaki. Congratulations, you're a real man. Pagpuri na to. We are sorry to disturb you. See you around, bud. At may narinig silang yabag ng paa palayo sa lugar namin na ikinataranta naman ng mga tauhan at iniwan kaming dalawa na walang ano-ano. Susunod na ako sa kanila. Marami ka pang ipapaliwanag sa akin. Hindi pa tayo tapos. Nakahinga ako ng maluwag-luwag. Alam kong bad trip na sa akin si Rex sa mga ganong klaseng pananalita niya. Bye, boyfie. Love you. Pagbibiro ko. At pinakitaan ako ng kamao nito habang nakatalikod sa akin. Kinabukasan, tahimik ang lahat na parabang walang nangyari sa loob ng palasyo. Patuloy ang buhay ko bilang isang katulong. Gigising ng umaga, mag-aayos, at pupunta na sa kanya-kanyang destino. Linis doon, linis dito. Hindi ko malamang kadahilanan pero nalulungkot ako. Sobra. Kaya minsan, minanais ko na lang na alalahanin ang mga pangyayari. Kumbaga sa isang movie eh, paulit-ulit ko itong piniplay. Bago matulog, ay nagdadasal akong sana ay muli ko makita ang prinsipe. Umakadaungang palad man lamang, pero alam ko sa sarili ko na hanggang doon na lamang. Wala akong ibang balita na masagap sa palasyo. Ang lahat ay ayaw magsalita ukol dito.
Sa Rex ay bihira ko namang makita at nagkaroon siya ng ibang task. Kaya naman hindi na kami gaano nakakapag-usap. Ewan ko ba, hindi ko alam kung yung niya bang dahilan o baka iniiwasan niya ako dala ng ginawa ko. Hindi siya natuwa. G.A., ano naman nakakatawa ng pinagkagawa mo? Magsisit ako sa sarili. Munti ka na kaming mapahamak dahil sa pinagkagawa ko. Gabi-gabi simula ng insidente, ang pampatulog ko ay yung lang pinamumunas ko ng pawis ni Prince Dimir. Hi, ang bango-bango pa rin. At habang inaamoy-amoy ko ay naaalala ko ang uratex niyang dibdib. Oh my Prince Dimir. Pero sa gabing ito, kahit na anong singhot ko sa tela ay hindi ako makatulog. Panay pagbiling ko sa kama pero hindi ko magawang makatulog talaga. Napilitan akong bumangon at isuot muli ang damit na pangkatulong. Naglakad-lakad ako at hindi ako huminto kahit na may makasalubong pang tagabantay. Alam ko kung ano ang gusto kong gawin. Gusto ko ulit makita ang prinsipe. At may isang paraan lang para magawa ko iyon. Kailangan kong gumalagala sa loob ng palasyo. Linis kunwari doon, linis dito. Nagsipag-sipagan talaga ako. Para kunwari ay hindi mapansin na espiya lang ako sa loob. Hey! Pagtawag na pansin nito sa akin, pero hindi ko pinansin. Hey lady! Pag-uulit na to. Tumingin ako at lumingalinga sa likuran ko. Nagmaang-maanga na baka hindi ako ang tinatawag nito. Me? Pagkukumpirma ko. Yes, you. You are wearing blue uniform. This is not your shift. Ah, oh yes. At ginipian ko pa ito. I thought it's time. Pangatwiran ko. Patay. Kala ko lulusot. At tumalikod na ako dito at sumenyas ng bye-bye. The prince has arrived. Sigaw ng isang tagabantay. Lahat ay naging alerto habang ako naman ay natuwa sa narinig kong anunsyo ng mga ito. Ang prinsipe. Makikita ko na ulit ang prinsipe. Ibang indayog ng puso ko. May halong kaba. Kilig at saya. Gustong gusto ko na ulit siyang makita. Natarantaan lahat at napansin kong napakadami ang nagkagulo para alalayan ng prinsipe. Akay-akay nila ang prinsipe at parabang lango sa alak. Duman ito sa harap ko ngunit damit lang ang nasilayan ko. Pinilit yung silipin ngunit hindi ako nagtagumpay makita. Kahit man labang ang mga mapupungay nitong mga mata. Drunkard Prince Dimir. Bulong pa ng isang tagalinis na kasama ko. Nang tinignan ko sila na masama, tsaka lang sila na nahimik at lumayo. Ang prinsipe laging lasing. Bakit kaya? Pagtatanong ko sa sarili ko. Lumabas na ako sa palasyo dahil alam kong hindi rin ako makakatagal sa loob. Ngayon ko lang nalamang may mga traffic enforcer pala sa loob at kaming mga chimay ay color coding pala sa loob ng palasyo. Walang lusot, naisip ko. Kakainis. Naglalakad ako na naglalakad na walang direksyon. Hindi pa ako inaantok. Paano nga naman ako aantukin? Panaisip ko sa prinsipe kung paano ko makakita. Hala, may tumatawag na uwak. Tiningnan ko ang paligid at tila hindi na ako pamilyar sa lugar na ito. Princess, where are you? Sigaw na ng may-ari ng boses. Umi-echo ang boses at alam na alam ko. Boses ni Prince Dimirion. Hindi ako pwedeng magkamali. Nasa balkonahe siya. Sa sobrang pagka-excite ko, ay dali-dali ako sumugod upang kawayan ng prinsipe sa balkonahe. Ay putik, hindi ako makasigaw, hindi rin ako makakaway. Kapag minalas-malas ka nga naman, shower time pa lang pinuntahan ko dito. Iyo, ang lagkit ng pagmamahal mo. Walang iyang prinsipe ka, maktol ko. Bumalik ako sa dinaanan ko kanina, pabalik na maid's quarters. Sa daan, ay nadaanan ko ulit ang gwardyang
nanita sa akin kanina. Ngumiwi ito sa amoy ko at nagsalita pa. I told you, tomorrow is your duty. Tininan ko siya pa ilalim. I know. Basang-basa ako ng suka galing ng prinsipe. Mukhang mali atang doon ako dumaan. Naisip ko. May paninisip pa akong ginawa sa sarili. Kulit mo kasi, yeah. Kung natulog ka na, edi sana hindi ka na naliligo ngayon ng paulit-ulit. Ilang beses ata ako naghilod kasi feeling ko, ako atang uminom. Kasi kahit na anong gawin ko eh, nahahamoy ko ang sarili kong galing sa suka. Kinaumagahan, nag-almusal kami ng sabay-sabay sa quarters. Lahat ay masaya at nagtatawanan nang lumabas ako. Ano yun? Tanong ng isa. Ang baho, sino umutot? Inis na tanong ng isa. Ako ba yun? Lintik, ang baho ko pa din. Sa pantaha ko. Parang amoy alak na panis. Sabi pa ng katabi ko. Hoy, bawal uminom dito ha. Baka meron sa inyong tumungga ng alak ng palasyo. Matagal ang dikit sa katawan nun. Pagtawa pa ng isa. Hoy, kilala ko kayo, mga ututin. Kaya kung dudumi kayo, huwag kayo dito. Nagkatinginan sila na para bang iniisip nila, sino ba talaga mabaho? Lahat ay suspect. At ako ang kunwaring biktima. Tumawa ako ng pagkalakas-lakas na sinabayan pa nila. Napuno ng halakakan ng kusina. Kung sino man ang totoo mabaho, walang sino mang nakakaalam. Basta ang alam ko sa gabing ito, kailangan kong masatisfy ang aking puso. Need ko makita ang prinsipe. Same time, same day. Inabangan ko ulit ang anino ni Dimir. Nax, Dimir na lang para kunwari close. Medyo matagal-tagal na din akong nag-aabang at medyo nagpipiesta na mga lamok sa akin. Tiba-tiba ang mga moskito sa akin at hinayaan ko na lang. Anino mo lang, Prince. Sige na. At para bang dininig ng langit ang mataimtim kong panalangin. Dumungaw ang prinsipe. Oh my gosh! Nakaroba ang prinsipe. Mukha naman itong hindi lasing sa aking palagay. Tumingin ito sa pwesto ko at para bang nagduda. Lumingalinga pa ito at pumasok sa loob. At maya-maya ay lumabas ulit. At binato ang halaman sa pinagtataguan ko. Ouch! Paghawak ko sa ulo ko. Ilang hiya to sa isip ko. At pagtingin ko muli, ay wala na ito. Ay sayang, matutulog na ata. Humakbang na ako paalis sa lugar ng may gwadyang papunta sa kinaroroonan ko. Napilitan akong dumapa sa lupang mamasa-masapa at gumapang palayo sa kanina kong lugar. I think there's someone there. Sigaw ng prinsipe. Napapikit ako. Lagot. Isip-isip hiya. Anong gagawin mo? Magagalugad na sana ang mga gwardya ng... Meow! Sabi ko. Meow! Ulit ko pa. Help me, Lord. I hear the cat, Prince Dimir. Then look for the cat. Utos ng prinsipe. Napahampas ako sa noo. Unti-unting humina ang pagmiyo ko nang biglang may naglakad sa harap ng mukha ko. Pusa! Lord, thank you. Kinuha ko ang pusa at hinagis banda sa kanila. The cat of the queen is here, Prince. At hinabol nila ang pusa ng reyna. Nakahinga ako ng maluwag at naupo sa lupa. Ilang minuto rin akong ganun. Putik-putik na ako. Kahapon suka. Ngayon naman ni putik. Mukhang need ko na atang sumuko para makita ang prinsipe. Mali na ata ako sa mga pinag-iisip ko. There you are. Para ako nanigas. Nilingon ko ang may-ari ng boses. Nakatayo sa likod ko si Prince Dimir. Nakakross ang arm at nakangiti. I guess you want to see me? Inalis ko ang pagkakalingon sa kanya at lihim na umiti. Masama atang umamin na nararamdaman sa lalaki. Conservative nga sila, di ba? Do you mind standing here?
Let me help you. At in-extend nito ang braso nito sa akin at pinunlakan ko naman. Tatayo na sana ako nang ma-out of balance ako dahil nalubog ang paa ko sa malambot na lupa na naroon. Napaakap ako sa kanya at naibigay ko ang lahat ng bigat ko sa katawan niya na nagpadulot ng pagkawala ng balanse ng prinsipe. Nadaganan ko siya at nasubsob ako sa mukha niya. Labi sa labi at ilong sa ilong. Nagulat kami pareho at napaupo ako bigla. Hawak ang aking mga labi. Naupo din siya sa lupa at nahiyang hindi makatingin sa akin. Hindi kami nag-imikan ng ilang minuto at tiningnan ko siya ay nagtama ang aming mga mata. At bigla itong natawa. You look crazy. Habang tinititigan niya ang putik-putik kong mukha. You kiss a prince with a soil on your face. Sabay tawa nito. But you also have soil on your face. Really? At kinapakapan nito ang mukha. Yeah, here. At pinahiran ko siya ng putik ng tuluyan. Nagtawanan kami ng nagtawanan. Masaya ang gabi. At hindi namin namamalayan na habang ine-enjoy namin ang gabing yun, ay meron ding pares na mga matang nag-e-enjoy na panoorin ang moment na yun. Nakaupong nagmamasid at umiinom ng alak. Gotcha! Tura nito. At biglang humalakhak. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata 4. Sino naman kaya ang nakahuli sa dalawa na naglalaro sa putikan? Ano kaya magiging consequences nito? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hinubad niya ang coat niya, tinakpan niya ang harapan ko na halos kita na ang dibdib at yumakap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata nitong hayan natin, ang paghahanap sa nawawalang prinsesa. Sa susunod, pakatong hayan natin ang muling pagkikita ni Prince Nimir at ni Hia. Chapter 5. Isang malakas na paghampas ng unan ang siyang nagpagising sa aking mahimbing na pagtulog. Aray! Pupungas-bungas pa ako at hirap na hirap idilat ang mga mata. Anong problema niyo? Ba't niyo ako hinampas ng unan? Pagtatanong ko. Hay naku, Hiya ha. Maaga ako bumaba sa higaan ko sa taas at nahiga lang ako sa tabi mo. Ibigla mo ako niyakap at inamoy-amoy ang leeg ko. Eh, natutulog yung tao. Sana ginising mo na lang ako. Bakit may paghampas pa ng unan? Pagbamaktol ko. Eh, sabi mo sa akin, I love you. Tapos, paakyat na yung kamay mo sa dibdib ko. At dinilat ko ng tuluyan ang mga mata ko. Tomboy ka ba? At lalo lumakas ang pagtawa ko. Ako, tomboy? Hoy, Cherry, ah. Baka ikaw ang nananaginip. Matagal na tayo magkakilala, tapos isipan mo ko niyan. Malay ko ba? Eh, maganda ka naman, pero never kang nag-boyfriend. Tapos, pa-I love you ka pa. Ay, nako. Sabay bato ko ng unan sa mukha nito. Ikaw ata nananaginip. At tumayo na ako at nagsuklay sa harap ng salamin. Pero hindi ka tomboy, ah. Seryoso ito na lumapit sa akin at sabay tawa nito. Huwag mo sirayin ang araw mo. Masaya ka kagabi. Kalma. Bawal pikon. Bilin ko sa sarili ko. At iniwan ko na lamang si Cherry ng pilit ng ngiti. Maaga kami nag-ayos ng mga sarili para simula ng paglilinis ng palasyo. Natasan ako maglinis ng hagdan na pinakamahaba sa palasyo. May darating daw na bisita at dapat daw ay maayos ang lahat at malinis na malinis nga. Maselan daw ang bisita. Inayos namin ang lahat ng dapat ayusin. Napunasan ng mga muebles at makintab ang flooring. Luckily, si Cherry na kababata ko ang kasama ko sa pagpupunas ng hagdan. Talagang ginagawa namin ang paraang pakintabin ang bawat baitang nito. At kada may dadaan,
Eh, para bang walang katapusan ang paglilinis namin dito. Ang sakit na ng mga balakang ko sa kakalinis. Bulong ko kay Cherry. Sakit na din ang likod ko. Dagdag na to. Teka, hiya. At siningot-singot pa ako. Problema mo. Pagtataka ko. Naligo ka ba? Oo naman. At tilingnan ko siya ng matalim. Kanina umaga ka pa ha. Nag-jodorant ka. Paninigurado nito. Hay nako, Cherry. Hindi ka na nakakatuwa. At tumayo ako na akmang aalis at napahinto ako. Sininghot-singot ko nga ang hangin at totoo nga, amoy putok. Inamoy-amoy ko nga ang kabilaan kong kilikili at baka nga naaamoy ko lang ang sarili ko. Nakita ko rin ang mga kasamahan ko na para bang balisa sila. Isa lang ang sigurado ako. Hindi lang ako o si Cherry ang nakakaamoy. Kitang-kita ko ang ibang lahi na pasimpleng inaamoy ang kanikanilang mga sarili. Noong dinigan namin ang mga yabag na galing sa baba ng hagdan at tumila kaming nakayuko dahil dumating na ang bisita. Inaalalayan nito ng ilang mga katiwala ng palasyo na naglalakad patungo sa tuktok ng hagdan. Good morning, lovely ladies! Bungad ng bisita sa amin. May I request to see your lovely faces? Sumakit ang ulo ko sa kanina pang amoy na parang nanunuot sa ilong ko. Sa tindi ng amoy, ay napakapit na lang ako sa hawakan ng hagdan dahil talaga namang umiikot ang paningin ko. Nagsipag-angatan ang mga ulo namin at doon ay nasilayan namin ang VIP na bisitang tinutukoy nila. May katabaan ito at punggok. Mukhang nalipat na sa bigote at balbas ang buhok na para sa ulo sana nito. Isa-isa niya kaming tinitigan at nilapitan. Habang lumalayo siya, ay nababawasan ang amoy kapag lumalapit naman, ay parang bombang sumasabog sa ilong ang amoy. Ngayon lang ako nakaamoy ng putok na ganung kalakas ang intensity. Yung feeling na nakasubsub ka na sa kilikili ng kusino man. Sumpa. Oo, sumpa. Parang ganun. Malas ng asawa nito, isip ko. At tumapat muli ito sa akin. What's your name? Paglilinis ko ng throat. Yes, sir. I'm Murat. Come with me. Utos na to. Tumingin ako sa mga kasamahan ko at sumunod na lamang sa paglalakad nila. Hinugot ko ang mask na ginamit namin. Pagmalikabok at sinuot ito. Pananggalang sa baho, naisip ko. Pumasok kami sa visitor's room at may mga nakaabang na mga servidora sa loob. At binati naman niya ang mga ito. I'm back! Masayang pagbati sa mga ito. Ngunit mas ikinagulat ko pa ang mga sumunod na mga nangyari. Hinalikan niya ang mga ito sa mga labi. Isa-isa. At ang mga servidora na ito ay walang kagatol-gatol at nagpaubaya sa bangiti after. Naatim nila si Murat. Ew! Naisip ko at yumuko na lang ako. Kadiring panoorin. I have a new lady here. At pagturo sa akin. Do you know each other? At sabay-sabay kaming nag-iilingan. Madami kami sa palasyo at malaki ang chance na wala pa sa 1/4 ang mga kakilala ko dito. Maaaring nadadaanan ng paningin namin ang isa't isa pero hindi ibig sabihin ay magkakakilala. Well, dugtong nito. You may all go out aside from here. Nanlaki ang mga mata ko habang isa-isa silang lumabas ng kwarto. Hiya. Lumapit ito sa akin. Sir Murat, I think I have to go now. Listen, lady. I am a single and lonely man. And I need someone like you. I'm glad to hear that you are single, sir. I am sorry that you are lonely too. My apologies. I think I'm not available for this. At akma akong tatalikod na napahinto ako sa sinabi niya. 20 million for you and be mine. Hindi ko ba alam kung ano talaga ang mararamdaman ko? Insulto? Oo, parang na-insulto ako sa pag-aalok ng pera nito sa akin.
Malaki ang paniniwala ko ukol sa pag-ibig samantalang may isang lalaking nasa harap ko na bumibili ng pagkatao ko. Tumigas ang mukha ko at naningkit ang mga mata ko. Kapal ng mukha nito sa isip ko. I know you are poor in your country and having this amount can help you a lot to have a better life. Aren't you flattered? Among beautiful ladies out there, I choose you. Sorry sir, I have to go. I don't need your money. Lakas ng loob na magbayad sa iba. Kilikili nga niya, hindi niya magawa ng paraan. Kapal na mukha. Malapit na sana ako sa doorknob nang hinila niya ako pabalik at pasandal sa wall. Is that a no? Galit na pagtatanong nito. Do you know that I don't accept that answer? At katapos nun, ay hinila niya ang mga mask na nagtatakbo sa aking bibig at hinalikan ako ng pilit mula sa mukha, sa leeg at kung saan-saan pa. Panay ang iwas ko sa mabaho na nilalang na ito. Maliban sa amoy ng kilikili nito, ay amoy imburnal pang bibig. Nakakadiri. Hindi ko lubos maisip na nakakangiti pa mga babae kanina dito. Nagsisigaw ako at halos papatid ang ugat ko sa kakasigaw at kakahingi ng tulong. Ngunit tila walang sino man na nakakarinig sa akin. Tumakbo ako palayo sa kanya at hinabol niya ako pahila sa aking buhok. Sobrang nasaktan ako at napangiwi ako sa sakit. Ramdam ko ang pwersa sa paghila nito sa buhok ko. Hindi pa siya nakontento. At hinila din ito ang uniform ko at nagkalas-kalas pa ang mga botones nito. Mukhang napakahayok pa. Ang nakita niyang maluluwag at mapuputi kong dibdib na sumungaw sa pagkakapunit ng tela sa harap ko. Tuloy-tuloy ang agos ng aking mga luha at tila ba nakailang pakiusap na ako sa kanya na huwag na gawin ang binabalak niya. Masyado ako napagod sa kakaiyak na halos wala na yatong tubig na mailabas sa mga mata ko. Nakita kong walang epekto sa kanya ang mga pagmamakaawa ko sa kanya at tila mas ginaganahan pa ito habang umiiwas ako. Nakita ko siyang inaalis niya ang isa sa mga botones na pangitaas nito at lumantad ang mabalahibo nitong dibdib. Ito ba? Ito ba ang nangyayari sa virginity mo, Hiya? My goodness, ang tagal mong pre-reserve tapos sa dugyutin lang na ito ang makikinabang. Make a way, makatakas ka, mag-isip ka. Pagpapaalala ko sa sarili ko. Hinawakan ako nito sa ulo at itinulak sa kama. Napalakas ito at nauntog ako sa kahoy. Aray! At kinapa ko ang ulo ko. Hunabukulan ba o ano? Ay, lintik. Hindi na madala sa pag-iyak-iyak tong pangit na to at kailangan kong ilabas ang ibang side ng pagkatao ko. Nagsimula akong umarte na parang napoposes. Itiniri ko ang aking mga mata habang inikot-ikot at dahan-dahan ang aking ulo. Pinatulo ko ang aking laway at tiningnan ko siya ng matalim. Pinatigas ko ang aking mga daliri at naglintayan na kung ano-ano. Habang inikot-ikot ang dahan-dahan ng aking ulo. Nanginginig ko no ang katawan. Sinimulan ko ang pagtuhat. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hayop ka matawang baboy ka. Kalbong maharot, mabaho naman ang kilikili at bunganga. Lumapit ako ng dahan-dahan habang nakatuwad. Maintain ko ang arte ng pagkasanib ko at tirik na tirik ang mga mata. Habang lumapit ako, ay siya naman ang paglayo niya. Ano ka ngayon? Dibog mo ah. I will kill you! Sigaw ko. Nagkahabulan kami sa loob ng kwarto at takot na takot. Hinawakan na niya ang doorknob ng pinto at pagbukas niya ay isang napakalakas na sipa ang bumungad sa kanya. Si Prince Dimir at si Rex. Nang makita ko si Prince Dimir, ay bigla akong pinunasan ng laway ko. My goodness, makatotohanan ng arte ko. Biglang nag-off character ako na makita ko ang prinsipe. At kung pag-arte man to, baliw turns to matinong ako agad-agad. Nakita ko ang pinagbubugbog ng prinsipe ang bisita at pinagbantaan niya pa ito. Galit na galit siya nang malaman na nasa loob ako ng kwarto ng bisita
nang malaman daw nito kay Rex ang nangyari. Nasaktan niya at nabugbog ang bisita at pinagbantaan na kung maulit pa ito at tangkain lumapit mula sa akin ay gagamitin ng power over me at talalayasin siya sa Istanbul at ipapatapon sa ibang lugar para makulong. Hinding-hindi daw niya ito mapapatawad sa ginawang pambababoy sa mga babae sa palasyo. Kitang-kita ko ang gigil ng prinsipe. Namumula ito sa galit at parang ginawang punching bag ang pagmumukha nito. Si Rex naman ay alalang-alala sa akin. Nakatingin nito sa akin habang inalalayan ng prinsipe. Nagkakagulo na ang lahat. Sobrang pasasalamat ko sa pagligtas nila sa akin. At muli ay itong dalawang to ang patuloy na nagliligtas sa akin paulit-ulit. Yan, tama lang sa'yong hayof ka. Sabi ko sabay batok pa dito. Nang dumaan ako dito, trip mo ako? Habang galit na galit ako at pinagsisipa ito. Inawat ako ni Rex pero hindi ako nagpaawat sa kanya. Sa sobrang inis pa nga sa akin, ay itinulak na lang ako nito sa bisita at napasubsob pa sa bandang kilikili na to. Hayop talaga itong kaibigan ko, naisip ko. Nakita ni Prince Demir ang pagkasubsob ko sa bandang kilikili na to. Kaya naman, tinulungan akong mailayo sa lalaki habang ang lalaki nakayuko lang. Are you okay? Pagtatanong nito sa akin. Actually, inaantay ko talaga yun. Hiya, 100 points. Galing magpapansin. At hindi ko na in-expect ang susunod na pangyayari. Hinubad niya ang coat niya at tinakpan niya ang harapan ko na halos kita na ang dibdib. At yumakap. I told you to take good care of yourself, Hiya. Bulong nito sa akin. Kung lagi mo naman akong isisave, parang gusto ko mas maging komplikado ang buhay ko, Prince Demir. Naisip ko at napapikit ako habang nakahilig sa mga bisig niya. Thank you, Prince Demir. At mas lalo ako napaakap sa kanya. Paano nga ba hindi ma-inlove sa prinsipe ng Istanbul? Paano nga ba? Tanong ko sa sarili. Samantalang, nangako ang lalaki na hindi na uulit at magpapakita. Lumabas na ito at medyo duguduguan nang biglang tumunog ang telepono nito at sinagot. Rinig na rinig ang pagsisigaw ng nasa kabilang linya. Galit na galit ito. Sorry, I failed you. At bigla nitong ibinaba ang telepono at sumakay na ito ng kotse at paalis na ng palasyo. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata 5. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung sino sa tingin nyo ang kausap na lalaki. Sino kaya ang tunay na nag-utos sa kanya para gawin iyon kay Hiya? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe pa. Open the door. Prince Demir here. Nagulat ako sa sinabi ng prinsipe. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, natunghayan natin kung paano pinotektahan ni Prince Demir si Hiya sa pambabastos ng isang guest. Sa susunod na kabanata, matutunghayan natin kung ano nga ba ang kahulugan nito para sa dalawa. Chapter 6. I told you to offer her 20 million, but what did you do? Galit na pagkasabi ng may-ari ng boses. Remember, you owe us something. I'm sorry, I failed. Sabay baba ng telepono ni Sir Murat. Kakamot-kamot ang ulo at sumakay na ito sa sasakyan niya. Tahimik ang buong palasyo pagkatapos ng mga pangyayari. Kaliwat ka na ng mga pangangamusta sa akin at lahat ay nag-aalala. Ang iba ay napapatiimbagang sa bisita ng palasyo. Naku, kung ako yan, kinarati ko yan. Baktol na yan. Gigil na sabi ni Cherry habang minumustra pa ang galawang parang kung fu panda nito. Dami-daming pwedeng pagtripan ni Sir Murat. Ikaw pa ang napagkatuwaan niya. Tss, sabi ng isa. Oo nga, kapal ng mukha ng maantot na yun.
Kala niya lahat madadala ng pera. Naku, babalik pa ba dito yan? Kakatakot baka kung anong gawin niya na susunod ah. Hilit pa ng isang Pilipina. Dapat ban na dito yan eh. Lagyan ng karatula. Bawal ang mabaho dito. At nagtawanan na lang kami lahat. Ganyan talaga ang mga Pilipino. Lalo na sa ibang bansa. Mahirap na ang sitwasyon. Nagpapatawa pa. Sari-saring opinyon. Sari-saring galit. Sari-saring emosyon. Ang iba nagkibit balikat lang. Ang iba naman ay nakikichismis lang. Yung bang kahit hindi mo kakilala o kaklose, kunwari concern. Kahit sa ibang lahi, may ganyan. Hindi ko namamalayan na palubog na ang araw. Ang bilis lang tumakbo ng oras. Bumalik ako sa quarters at tuluyan ang naglinis ng katawan para maghanda at magpahinga. Medyo hindi maganda ang amoy ko. Mahirap pala madikit sa mga katulad nung, you know, Sir Murat. Feeling mo nahahawaan kanya ng amoy niya. Dikit na dikit sa ilong ko ang hindi kaaya-ayang amoy. Inalok ako kumain ng mga kasama ko sa quarters, pero dahil sa pagod ko sa pag-arte kanina, alam kong hinang-hina na ako at wala na akong ganang kumain. Hinanap na mga mata ko si Cherry, pero mukhang bumalik na ito sa duty. Nahiga na lang ako at nagtalokbong. Pagod lang ba? Medyo giniginaw na ako ng bahagya. Lalagnatin pa yata ako ngayon. Pinuksan ko ang telepono ko at nag-login sa Facebook. Tumuloy ako sa inbox para i-message sila mama at papa. Ma, pa, bukas na ako tatawag. Busy lang. Grabe, ang daming ginawa dito pero kahit na ganun, ang babait ng mga amo ko. Wala akong masabi. Huwag kayo mag-alala sa akin. Sobrang okay ako. Sent. Nung biglang may nakita akong unknown sender sa message request ko. How do you feel right now? Prince Demir here. At napapalikwas ako. Paano niya nalaman ng FB ko? Pagtataka ko. I am taking rest now, Prince. I think I'm okay. Reply ko. Nanginginig pa mga daliri ko nung habang nagre-reply ako. Totoo ba to? Weh. At lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Mukhang magre-reply pa nga eh. Feeling ko nagiinit ang mukha ko. Excited ata ako makipag-chikahan sa prinsipe. Pumunta ako sa profile picture nito at tiningnan ang laman ng mga pictures na to. Baka poser? Baka may nangtitrip sa akin? Baka patibong? Ang daming baka. Tapos, biglang nag-vibrate ang phone ko. One message. At dali-dali kong binuksan. Have you eaten your dinner? Bakit niya tinatanong? Napahawak ako sa cellphone ko ng dalawang kamay at inilagay ito sa dibdib ko at pumikit. Anong isasagot ko dito? Sinimulan kong mag-reply. Not yet. Tipid. Maikli. Ganyan sagutan. Madami pa sana akong gustong itay pero binura ko lang. Kasi nga ang hirap mag-English. I heard you don't like to eat. Why? Ahi, paano niya nalaman? Pinagtatanong kaya niya? At napangiti ako. Maybe because I'm tired and I don't like to go out to eat? Okay, I understand. At namimilipit na ako sa kama. Kachat ko ang isa sa pinakagwapong prinsipe ng Istanbul. Ang swerte-swerte ko naman talaga. Ibig sabihin, pwede na kaming number one, mag-chat everyday. Two, palitan ng selfies. Three, kamustahan, hi and hello. So meaning, kahit hindi ko siya puntahan sa balkonahe, pwede naman kaming mag-update sa isa't isa. At pinagsusuntok ko ang unan ko na kanina lang ay yakap-yakap ko. Sinulyapan ko muli ang phone ko. Pero wala nang sumunod na message galing dito. Wala na? Yun lang? Pinaghihinayang ko. Ilang minuto din ako naghintay na baka may good night, pa sweet dreams, yung mga ganon. Ambisyosa talaga. Huling sulyap pa sa messenger, sabi ko sa sarili ko. Wait, mag-thank you kaya ako? Or good night kaya? Naku, wag na nga, kakahiya. At nag-warning na ako sa sarili ko.
hiya, pwedeng kiligin pero wag mag-assume. Wag na wag. Naku, ang puso. Pagsigonda ko pa. Nagpabiling-biling ako sa higaan ko para makatulog. Nilagay ko na ang phone sa may bandang ulunan ko't kinuha ang malaking unan para tandayan. Pinatay ko ang maliit na lampshade sa tabi ko. Madilim na ang buong kwarto. At muli ay nag-vibrate ang telepono na may kasamang ringtone. Napaupo ako sa pagkagulat at hinanap ko kung saan ito nakapatong. Patuloy ang pag-vibrate kaya naman dumulas ito sa unan at nalaglag. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko kung sino ang tumatawag na rumiistro sa screen. Prince Demir is calling. At nagmamadali kong i-pick up ang phone. Niready ang sarili at ginandahan pa ang boses. Hello? Sleeping? Pagtatanong ng prinsipe. Almost, Prince Demir. At umarteng, latang-lata ang boses. Good, but just call me Demir. Open your door. I'm here. Po? Open the door. I'm here. Ulit nito. Ang prinsipe, nasa pinto ng kwarto ko. Tumayo ako at tiningnan ang sarili sa salamin. Gulo-gulo ang buhok, maputla at medyo oily pa ang skin. Kinuha ko ang lip tint, nagsukray at naglagay ng pulbos sa kamay at pinahid sa mukha. Ano ba kasi ang ginagawa niya dito? Pagtataka ko. At dahan-dahan kong pinuksan ang pinto. Ang Prince Demir, naka-silk robe ito, na itim at may hawak na tray ng pagkain. Nagkatitigan kami. Your face. At naramdaman ko ang pagpula ng aking mga pisngi. Nagandahan kaya ito sa akin? At yumuko ako. Your face is too white. Natulala ako sa pagkapahiya at humarap sa salamin. Namuo pala ang baby powder dala ng kabana na sa pinto ang prinsipe. Ngumiti ako ng bahagya sa kanya. Hot tear. You sweat? Pagpapaliwanag ko. I know you're hungry. Express delivery. I might say, sabay ngiti nito sa akin. Habang itinuro ng paningin niya ang pagkain nitong daladala, hindi na ako nakapagsalita. Naiwan ako nakatulala at ang prinsipe ay nagtuloy-tuloy sa loob ng kwarto ko at inayos ang tray ng pagkain sa lamisita. Prince? Pagtataka ko. Naupo ang prinsipe sa upuan at pinaupo ako sa kabila. Let's eat. May pasta, salad, toasted bread, roasted chicken, at fruits. Mukhang masarap. Amoy at kulay jabi ang pasta. Mukhang Kenny Rogers ang chicken. Tapos ang lalaki pa ng legs. Tuluyan na ako napalunok sa mga pagkain na naroroon. Brum, brum. Ayun na nga. Hindi ko nalihim ang pagkalam ng aking sikmura. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Pumangatlo pa ang tiyan ko sa pagtunog. Nakakahiya. I think you're really hungry. Sabay tawan nito habang kumuha ng chicken at inilagay pa sa plato ko. Kumuha din ito ng pasta at salad at kung ano-ano pa. Eat well. Thank you, Demir. But I can't eat it all. It's okay. I will eat with you. Just eat what you can. It doesn't matter. Tahimik kaming kumain at tugkintuhan at nagtatawanan na para bang matagal nang magkakilala. Burp! Sabay takip sa aking bibig. Sorry, I'm full. You must be full. You ate everything. At tinignan ko nga ang aking serving plate. Simot nga ang lahat. Sinulyapan ko ang plato ni Prinsipe. Isang manok lang nakalagay doon at hindi pa nga ubos. Pinagod ako ni Murat. Bulong ko sa sarili ko. It's okay. Hinawakan niya ang baba ko at inilapit pa nito ang mukha niya sa mukha ko. Hahalikan kaya ako nito? Wala pa akong toothbrush. Ano ba yan? Freeze! Hindi ako makagalaw. Ayan na, palapit na siya. Pigilin nga naman ako. Nakuya, ang ganda mo. Napapikit ako at bahagyang pinahaba ang huso. Busog ka na, may prinsipe ka pang pang-dessert after lemon. Ayan, naramdam ko na ang paglapit niya.
Ramdam na ramdam. Yung hininga ni Prince na aamoy ko na. Yung pabango niya, damang-dama ko na. Ayan na, ayan na. Ay, napadilat ako sa ginawa ng prinsipe. What are you doing? Tanong ko. Wiping your mouth. The pasta sauce is all over your mouth. At kumuha pa ito ng tissue para ipagpatuloy ang pagpunas sa labi ko. Inagaw ko ang tissue pahablot sa kanyang kamay at kumuha ng maliit na salamin para silipin ang labi ko. Kung hinalikan niya na lang sana ako, di nawala na ang pasta sauce sa labi ko. Naisip ko, ambisyosa ka talaga, hiya. Tumalikod ako sa prinsipe at muling tumingin sa salamin. Kitang-kita ko ang refleksyon ng prinsipe na nasa likod ko. Nakatingin sa akin at kumindat. Sa sobrang gulat ko, naibaba ko ang salamin na kanina ko pahawak. Paninimula ko. Wala na ata akong masabi. Walang lumalabas sa bibig ko. At ang totoo, wala rin akong maisip sabihin. Tumingin akong muli sa kanya. Nakangiti ito sa akin at nagtanong, "Are you okay?" Hindi ko siya masagot. Feeling ko tumataas ang temperatura ko. "Oh, Prince, pinag-iinit mo ako. Are you okay?" Muling pagtatanong nito. Sa puntong ito, ang kaninang pagkakangiti nito ay napalitan na ng pag-aalala. Umiikot na ang paningin ko at naramdaman ko ang pagkabalisa niya. Ang huli ko na lamang na naririnig ay ang pagtawag nito sa pangalan ko at nawalan na ako ng malay. Nagising ako nang napakasakit ang ulo. Para akong may hangover sa alak. Hilong-hilo. Pero hindi naman ako pwede basta-basta magpahinga. Kagaya ng mga ordinaryong araw, naligo ako at nagayak. Namumutla pa rin ako at medyo nanghihina. Pero OFW ako. Laban lang. Tumuloy ako sa dining area ng palasyo. Malawak ito at pwede gawing isang playground. Tatlo kaming nakadistino doon at ako lang ang Pinay. Nagsimula na ako mag-vacuum ng mga sofa. Nakakatulong to para pagpawisan. Isang kamay ang tumapik sa aking balikat na ikinagulat ko. "Oy Rex," pagbati ko. "Mukhang nagulat ka. Meron ka bang ina-expect na iba?" "Ha? Wala ah. Kau naman. Gusto ka daw makita ni Prince Dimir." Bulong na to sa akin. "Bakit daw?" tanong ko. "Hindi ko alam, sunod ka na lang." At tumalikod na ito sa akin. Nangingiti pa akong sumunod. Thinking na kahit paano, special ako sa prinsipe. Kung gaano ka special at kung saan ako nakalugal sa puso niya, ay hindi ko alam. Nag-aalala siguro sa akin kasi may sakit ako. Naisip ko. Huminto kami at tumapat sa isang napakalaking pinto. Mas malaki kumpara sa iba. Bumukas ito at bumungad sa amin ang mahal na hari at reyna. Saglit na natulala ako. "Halika na." Malamig na pagkasabi ni Rex. Sumunod ako sa kanya ngunit nanginginig ang aking mga tuhod. Nasa kada pagtapak ng aking ginagawa, pakiramdam ko ay unti-unti akong nauubos. At nakaka-intimidate ang pagtitig nila. Nakakatakot. Nakakakaba. Luminga ako sa kubuan ng kwarto at pilit na hinanap ng aking mga paningin ng prinsipe. Walang sinuman ang nasa loob ng apat na sulok ng silid na iyon. "Come over here," utos ng hari. Seryoso ito at nakatitig sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang pagkalamig ng aking mga kamay. Naglakad ako ng dahan-dahan at huminto sa tapat ng mag-asawa. Lumapit si Rex at inaabot sa hari ang isang kahon. Hindi ko mawari kung ano yun pero wala akong alam sa nangyayari. Sumakit ang ulo ko. Clueless ako sa lahat ng nangyayari sa paligid. Magmula kay Rex, sa Reyna at sa hari. Muli ay luminga ako para tingnan kung naandito nga si Prince Dimir. Parang nais kong maluwa. Gulong-gulo ang isip ko. Alam ba ng prinsipeng naandito ako? Ipinatong sa harap namin ang kahon na hindi malaman kung ano ang nilalaman. "Patay na daga? Putol na ulo? Daliri? Kamay?" Ganyan na ganyan ang mga posibleng naiisip ko gaya ng mga napapanood ko sa mga teleserye ng Pilipinas
lalo na't mga kontrabida ang kaharap mo. Naku, masasamang tao talaga sila. At ngayon, nasa parehong sitwasyon ako. Hindi na ako nalalayo sa mga istorya ng mga telebisyon. Ipapabuksan nila ito sa akin at tapos, pag-imagine ko. Open it, utos ng malakontrabidang Reyna. Mukha itong masungit gaya ng dati pa. Ayan na nga, hiya. Makakakita ka na ng daliri o duguan na kung ano sa loob. At gaya ng mga nasa TV, itilim mo na lang at tumakbo tayo palabas. Instruction ko sa sarili. Nakaribon pa ang kahon. Maayos ang presentasyon. Hindi niyo ako maluloko. Gusto niyo lang ako takutin para lumayo na sa prinsipe. Naisip ko. Inalis ko ang pagkakaribon nito at unti-unti kong binuksan. Nang lumantad sa akin, ang laman ng kahon. At para ako ng lamig na tila, konting oras na lang ay mawawala na ako ng hininga. Tumingin ako sa Reyna, sa Hari, at kay Rex. Kitang-kita ko ang namumuong luha sa mata ni Rex. At sa pagkakataong iyon, sabay na tumulo ang mga luha namin. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata 6. Ano kaya ang nakapaloob sa box na iyon? Paano nito mababago ang buhay ni Hiya? Nasaan nga ba si Prince Dimir? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.